Nandito tayo ngayon sa Marikina at isa sa atraksyon dito sa Marikina ang River Park. Pero para sa isang sikat na singer na kilala ninyong lahat, hindi lang ito basta pasyalan dahil dito dumaloy ang kanyang mga pangarap bilang isang mang-aawit. Sino siya? Walang iba kundi si Yeng Constantino. Hi, Yeng! Hello, wow! Naku! Thank you for having me, ma'am. Of course! Dito pala siya nag-e-emote-emote. Paano naman nangyari na nandito ka sa Marikina, pero laki kang Montalban. Oh, anong nangyari? Napunta ka dito? Kasi po, magkalapit lang po yan eh. Montalban, San Mateo, Marikina. Pero ma'am, sa Marikina po kasi ang mga eksena. As you can see po, ang dami po dito mga restaurants. Pero back in 2004-2005, dito po, hindi lang po mga kainan. Bars po siya ng mga acoustic bands, rock bands, so kumbaga, dito band. Yung naging kabuhayan yes, mo. Yes po. So parang isang jeep lang yun from our house. Dito po tugtugan namin. Oh. Okay. So dito rin nabuo ang mga pangarap mo kasi nag-emote ka sa May Ilog. Opo, napapatingin, napapanostalgia nga po. Kasi naalala ko dati, tatlong bars po tinutugtugan ko dito. Dati po dito may parang stationary na barko. Oo. Riverboat po tawag dyan. Bar din po yan. Pero mga show band. Dyan po sa May Tulay, River Boost, rock band naman po. Ayun. And dito po, sa malapit na malapit sa Ilog, acoustic band naman po tinutugtugan ko. Pero hindi mo naman naisip na sa pag-emote mo, tatalon ka dyan? Ay, hindi po. Hindi naman umabot doon. Masayahin po ako nung time na yun din ang umabot. Napakasaya po ng area na to kasi daming ilaw, ang daming para mga tiyangge, lalo na pag mga okasyon po. Pero wag ka, sa pagsasaliksik namin, napakaraming hugot sa buhay ng isang Yeng Constantino. Sabi nga nila, mula sa mga hugot na yan ang kanyang mga hit songs na alam ninyong lahat. Malalaman natin ang mga kwento sa likod ng mga awit. Dito lang with Yeng Constantino on Corina Interviews. Handa ka na ba? Handa na! The Philippines Rock Royalty is in the house, Yeng Constantino! Salamat po, Ms. Karina! Wow! Pero ang bago ang royalty title, bago putungan ng corona, balikan muna natin ang Montalban. Oh. Tama ba, Montalban? Montalban Resort. Anong meron sa Montalban? Doon ka pinanganak? Doon po pinanganak. Tubo, okay. Pero malaki ko po yung palagi. Tubong Montalban Rizal. Tubong Montalban Rizal. Ano bang yung pinagmamalaki ng Montalban maliban sa doon ka ipinanganak? Sa amin po ang Wawa Dam, yung sikat na mga ginagamit po sa mga commercial na mga nagma-mountain climbing, ganyan. Tsaka grabe po ang nature sa amin. Ang camping sa amin, maganda. Hiking, maganda po sa amin. Oh, okay. So, okay. Yeah. Uy, nakaakit na ako ng bundok dyan. Yes. Ang unang-una kong bundok dyan, muntik akong malumpo. Sa pagod. Oh, kasi nagma-mountain climbing din kami. Oh, okay. Yes, Montalban is known for that. Okay. Walo silang magkakapatid. Napakasipag ng kanilang mga magulang. Ikaw ang bunso. Yes po. Anong feeling ng bunso sa walong magkakapatid tapos medyo kulang sa buhay? Right? Nung mga panahon na yon? Apat po sa amin ay kalahati ko pong kapatid sa parents ko. Tapos yung kami pong apat, kay mama at papa. So lumaki po kami, bali lima. Dahil yung anak po ng mama ko dun sa previous relationship niya, lumaki din with us. Hirap po talaga kasi both parents ko hindi nakapagtapos ng pag-aaral. So, batang-bata ka pa, naririnig mo na yung mga ganong problema. Ang landing po sa akin nun, Ma'am Corina, parang gusto kong, sana lumaki na ako para makatulong na ako sa magulang ko. Totoo ba? Gusto ko na makatulong ako sa pambili ng bigas para hindi ko na narinig si mama na nagsasabi na, ano na naman dito? Wala na naman tayong pambili ng bigas? Ano na naman balak mo sa buhay? So parang,
Sana malaki na ako para pwede na ako mag-work, para bibigyan ko na ng pera si mama. Ganun. Totoo? Ano yung mga eksena noon, maliban sa, Lito, anong gagawin mong susunod? Wala tayong bigas. Ano ang mga eksena noon sa bahay? Nung bata po ako, naranasan po namin na dahil sa pagiging matulungin po talaga ng magulang ko, hindi po sila makahindi na kapag kami mga pinsan kami, titira sa bahay, ganyan. So, sakto na nga lang yung meron kami. Magiging syempre, hati-hatiin mo pa yan. So, magkukulang. Pumapasok kami, Ma'am Corina, sa school. Parang tigda dalawang pandesal ang kinakain namin sa umaga. Maswerte pa yun dahil meron nga pambili ng pandesal. Pero minsan, nakakatulala din po yun, ha? Kapag ang aga ng call time mo sa school. Tapos, tipid kasi po kailangan yung baon na meron ka. Imbis na mapunta sa pamasahe, para may pangkain ka sa school, maglalakad na lang papuntang school. Para pag lunch time naman, hindi ka mapapahiya sa mga kaklase mo. Na wala kang pambili. Oo, may pambili ka pa rin ng pang-recess. Gaano kalayo yung school na nilalakad? Malapit lang. Pwede po ba dito sa ABS? Siguro po hanggang doon po sa train station sa may McDo po doon. Layo rin doon, ha? Medyo po. Kung maliit ka pa, malayo yun. Kung maliit yun. Ka pa. Oo. So, ganun po mga naranasan namin. Tsaka, sanay po kami sa ano, sa papa ko na hindi pa sumasweldo. Wala na yung sweldo kasi pinambabayad na po ng utang. So yun po talaga naging goal ko, Ma'am Corina, na pagka sabi ko, pag ako nagkaroon ng pera, una kong gagawin, babayaran ko yung utang ng tatay ko. So saksi ka, kahit bilang bunso, doon sa hirap ng buhay. Kaya maaga ka nangarap. Maaga ka nangarap. Ilang taon ka noon? Siguro po mga 9 years old. Totoo, 9 years old. Kasi po noong nararamdaman mo na yon? Yes. Yes po. 9 ako nung una po akong sumali ng singing contest. Tapos doon ako nagkaroon ng taste na pwedeng pagkakitaan ng pera to. Kasi yung... Teka muna, paano mo nalaman na marunong ka kumanta? Doon muna tayo. Sige po. Yung kapatid ko po na una sa akin, pangalawa sa bunso, si Cookie, mahilig talaga siya kumanta. Tapos habang kumakanta siya, kumakanta lang ako on the side. Pag wala na sila sa bahay, punta na sila ng school, ako naman magbubukas ng cassette tape, kakanta ako mag-isa. Kasi ayoko paparinig sa iba, kasi baka mapahiya ako. Baka hindi naman ako kasing galing ng kapatid ko. So nagkakanta ako. Tapos one time, nagpa-practice yung kapatid ko, nakikanta ako, nagulat yung parents ko. Kumakanta pala ito. Ganun lang po. Ano ka nagpa-practice? Mag-isa lang sa bahay. Kasi nga po, ako yung pinakabata. Tapos naiiwan ako sa house. Minsan half day lang ang pasok sa school. Nasa bahay lang ako, nakaupo ako sa tapat ng kasi. Tapos tinatry kong kantahin yung kinakanta ng kapatid ko. Sino idol mo? Nung bata po ako. Si Bonnie Tyler. Bonnie Tyler? Kaya ka pala naging rocker. Kasi yung mama ko po tsaka yung ate ko, yan ang pinapakinggan. Okay, so... So, Bonnie Tyler, tapos kanta-kanta sa banyo, tsaka pag mag-isa. So, pero ayaw daw ng nanay mo nakakanta ka? Ayaw niya po akong maging rockstar o rockista. Gusto niya akong mag-artista dahil may mas may pera dun, nak. Mas maraming yumayaman sa pag-artista. Pero pag naging rockista ka, naku, walang pera dyan, nak. Huwag mo nang subukan. Pero talagang love mo ang pagkanta. Bata ka pa lang. 9 years old po ako. Talaga na in love ako sa singing. So nananalo ka sa mga contest? Yung unang singing contest ko po, ma'am, nagpa-contest ang chairman namin. 5 piso lang ang mapanalunan mo, pero pinatas ko po yun. Kasi dahil gusto ko pong makita ng mga kapitbahay namin na kumakanta ako. So nanalo ko 5 piso, nakaka-addict pala yung feeling na gano'n. Wow! Pwede pala ito, makapansin ako. Tapos... Anong ginawa mo sa 5 piso? Bumili po ng ice cream. So, counterproductive. Counterproductive kasi bawal sa... Anong bawal? Yun ang ginawa mo. Tapos sunod-sunod na po yun. Sabi ng papa, pag-uwi ng papa ko, papa, nanalo ko sa singing contest. Nagulat ang papa. Minsan singing contest, si chairman. Nagpa-singing contest. So, nagkaroon ako 5 piso. Sabi niya, marunong talaga to kumanta. So, ang papa ko po ang naging agent ko. So, sunod-sunod na po yun. Naku, naging unang manager mo yung stage father, ha? Totoo. Pero nananalo ka naman parate. Nung bata po, nung cute-cute pa ako, lagi ako nananalo. Pero may point po kasi, Ma'am Corina, na naging awkward ka. So, may point na parang 12, 13, natatalo na ako kasi hindi na ako ganun. Weird ng face ko po noon eh. So nag-venture ako sa iba, nagbanda naman po ako. Kasi hindi na ako panalo niyan. 12 years old. 12, 13, 14 years old po sumalang na po ako sa mga bars sa Marikina.
Ah, okay. So, mula sa, teka muna, sa pagko-contest, sinasalihan mo din daw yung mga contest na sinalihan ni Sarah G. Apo. Meron? Ganon? Apo, like yung, what? Yung ano po, yung Search for a Star, Star for a Night, Starstruck, Star Circle Quest. Mga ganyan kabata ka pala? Ganon? Opo, ano ko. 11, 12? 13, 11, 12, 13, 14. Okay, mm-hmm. Okay. Star in a Million. Mm-hmm. Lahat po ng star para maging star. Okay, pero hindi pa nangyayari nung mga panahon na yon. Wala po, lahat ng audition ko, laging no. Laging bakit? No. Unang layer pa lang no. Kasi nga po awkward talaga yung pakilabas po ang letrato. Hindi po kayo magtataka talaga. Yung parang, misa nga po pagka sa audition, makakita ka sa pila, yung mga tisay, yung mga magaganda, yung parang, nakakapasok ba ako dito? Naku, mukhang hindi ako makakapasok. So sa pagiging star, parang sa showbiz, hindi lang importante yung maganda boses mo. Kailangan yung itsura mo. Full package po talaga. Full package. Yung po yung wala talaga. Alam, aminado rin po talaga ako. Kung hindi pa po kay Dr. Vicky Bello, baka hindi po naging ganito ang itsura. Ganun na? Parang pala tayong Bello Babies, ha? So, ilan yung sinalihan mo na puro, ay, fail, 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 fail? Sama na po yung mga nasa television, no? Tsaka po yung mga singing contest outside. Siguro mahigit 100 po. Mahigit 100? Mahigit 100 po. Siguro ilang beses ka natalo? Siguro po 80%. Na pera really? Po, exaggeration niya lang po. Wow. Totoo po talaga. Kaya naaawa ako sa magulang ko kasi grabe naman yung kanilang ini-invest. Nangungutang ang papa, si mama, merong sari-sari store. So naglalaan sila ng pera para ako po yung makasali. Tapos minsan wala kami na uuwi. Kulelat, kumbaga. Tapos parang beat na rin daw ng aking confidence dahil parang ang pangit-pangit ko. Baka hindi naman ako talented. Baka hindi talaga para sa akin ito. Kaya po nag-give up po talaga ako. Totoo. Until, teka muna, give up na daw siya sa pag-audition kasi parating talo until Pinoy Dream Academy. Yes po. Ayan na, girl. Tumuloy-tuloy na tayo mula noon. Hawak kamay, di kita iiwan sa paglakbay. Dito sa mundong walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan. Sa buhay, minsan lang dumating ang taong masasabi mong tunay na kaibigan. Yep! At kapag siya'y natagpuan na, huwag mo nang pakawalan! Ang tunay na kaibigan, laging nandyan kahit kailan. Handang gawin ang lahat, maging happy ka lang. Gagawin ang AfroFunk! Para sa'yo, para sa pamilya, at para sa bayan. Tulad na lang ng inyong mga bagong kaibigan tuwing umaga, love, to depend, and everything! Lunes ang Biyernes, 6:30 ng umaga, sa Net 25! Let's get there! To depend, and everything! Alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video sa social media. Pakilalang tauhan ng isap na nasangkot sa isa pang viral road rage incident. Uso ngayon ng road rage. You were able to have the driver's license of Mr. Gonzalez revoked after that video went viral. Dahil dapat alam mo ang totoong balita. It wasn't a fair agreement. Walang kalaban-laban yung si Chris na nung pinirmahan niya yan. Nalaglag na daw doon sa tubig at pinagbabaril pa yung tubig kung saan siya nalaglag. Kasama sina Ali Soto at Pat P. Daza ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa Net 25. Ang iinit
ng ulo ng ating mga kapulisan. Pero umuulan na ngayon, so sana humupa na ang inyong mga maiinit na ulo. At mula sa kanyang pangarap, ayan, itinawid na nga ni Yeng Constantino ang kanyang naghihintay lang pala na tagumpay as the Grand Star Dreamer ng Pinoy Dream Academy. Pero bago yon, ayaw mo na. Opo. As in, pag sinabi mong ayaw mo na, ano sinabi mo sa sarili mo? Ayoko na, gusto ko na lang maging mahirap. Di po, diba? Sinabi ko, pa, ano, parang di talaga ako para dito sa industry na to. Siguro kung wala talaga, mag-college na lang ako. Kasi for a time, nag-stop po ako mag-school para talagang tumaya sa industry. Sali lang ako ng saling sing contest, banda lang ako ng banda, tugtog lang ako ng tugtog. Sabi ko, magpapatuloy lang ako ng college. Inisip ko po noon, siguro kapag nakatapos na lang ako ng kolehiyo, kung ano yung matapos ko, through that, yung mga sweldo ko doon, kung natutulungan yung parents ko. So for a time, naging ganun po ako, na-lose ako ng hope. Paano ngayon nabuhay ulit yung pag-asa mo? Kasi po, nag-give up ako. Tapos yung kapatid ko na, yung sinasabi ko pong magaling din kumenta, hindi kami masyado nachichikahan yan, Ma'am Karina, sa tungkol sa sa work ko eh. Bigla lang ako nausap, mayroong sing contest ako nakita sa TV ah. Naghanap daw ng songwriter. Balik susulat ka? Out of nowhere. Hindi naman kami nag-uusap ng ganyan. Sabi niya, hindi na, sumali ka. Sumali ka pa. Baka malay mo ito na yun. Tapos saka ka mag-college kung hindi talaga. Dinarinig ko na sa kanyang una yan. Tapos po, tumutugtog ako dun sa isang bar na tinutugtugan ko dito sa Marikina nga. May agent na lumapit sa akin. Sabi niya, uy, nagsusulat ka ba ng kanta? Oo po. Gusto mo sumali, may singing contest ang ABS-CBN. Naghanap ng songwriters at singers. So dalawa na yung senyale. Sabi ko, baka ito na. Kinabukasan po, puyat na puyat ako. Pumunta talaga ako kahit puyat ako mga... Nag-travel kami mga 5 a.m. Nag-audition kami sa ABS. Naghintay kami. 6 a.m. ako nakapunta doon. 6 ng hapon po ako nasa halang. How come I di kita iiwan sa paglapay? Unang audition, unang layer. For the first time sa lahat po ng sinalihan ko, nakapasok ako sa first layer. Wow! Okay. So, anong sinabi mo sa sarili mo? Sabi ko, ano... Ayoko masyado ma-excite, no? Pero baka ito na to, kasi hindi ito nangyayari usually. Tsaka tignan mo naman yung suot mo ngayong araw, brown lahat, ano? Parang napaka-unlikely. At ang daming magaganda, ha? Pero napansin ka. Tapos nagkaroon po ng callback hanggang sa pangalawang layer ng audition, pangatlong layer ng audition, hanggang sa nakapasok po ako doon. Parang makapaniwala, parang I can't believe it, na parang makakapasok ako sa loob ng Pinoy Dream Academy. Parang Pinoy Big Brother po siya, pero musical. May mga camera doon. Totoo, makikita na ako sa TV ng ganito. Hindi ko po talaga sukat akalain. Paano mo pinipili yung mga kanta mo? Doon po. Oo, noon. Ay, Ma'am Corina, sila ang namimili ng kakantahin namin. Ah. So, wala kang choice at first. Oo. Sa huli na lang po yun, ng Grand Finals, kami napipili ng song namin. Pero nung umpisa, ang challenge, kung anong mapili na kanta for you. Halimbawa, ang challenge, fans ang pipili, o magulang mo ang pipili, o ang teacher mo ang pipili for you. Kaya grabe po talaga yung mga challenges na hinarap namin sa competition. So, nag-iiba-iba ka ng estilo ng kanta noon? Kailangan po. Kailangan kung po. Kundi man. Yun lang po yata, hindi ko po talaga kaya. Pero natry ko po doon, ballad, pop rock, parang medyo musical type, tsaka ano, pop, ganyan. Hip-hop, nagtry po kami iba-ibang klaseng genre. Okay. Hanggang sa winning moment! O yun, umabot na tayo doon. Ano pinakamahirap na part? Doon sa whole Dream Academy journey mo? Yung being away sa magulang ko. Kasi po, ano po ako eh, kahit kamong laking bar, tumutugtog po, ang both parents ko lagi pong nakaalalay sa akin. Hindi po ako naiiwan mag-isa. Kasi bunso nga po ako eh. So being away from them, tapos yung parang feeling mo, kailangan mo mag-decision on your own. Kasi 17 lang po ako noon eh. Tapos napakaisip bata ko pa. And also, siguro po yung para kang isdang, sanay ka sa aquarium pero itinapong ka sa malawak na dagat. Okay. Tapos iba't ibang klaseng tao yung makakasalamuha mo. Pero kinaya mo.
Kinaya po sa tulong ng confidence ng magulang ko din sa akin. Totoo. Doon ka humugot ng lakas sa mga magulang. Ay, isang bucket ng chicken, chocolate cake, at saka po dalawang dosen ng Yakult. Sobra po kasi nung bata ako. Bakit? Ito po yung parang feeling ko luxury. Kapag kaya mo, afford mo lang bumili ng bucket ng chicken at saka kumain ng chocolate cake anytime, you made it. Totoo! Kaya yun po yung nag-ritual ko, bumili ako pagkakuha ko ng premyo. Anong ginawa mo sa 1,000,000 piso na premyo? Siyempre po, binayaran ko yung utang ng tatay ko. Ay, mga utang! Tapos po, naghulog po kami ng pera sa lupa. Kasi po nung time na yun, wala pa po kaming sariling bahay. Kami po ay nakatira sa, illegal settlers kami noon. So, nung time na yun, bumili po ako. Sabi ko, nabalang araw, ito, papatayuan ko ng bahay. And after 5 years po, napatapos ko po yung bahay ng parents ko. Oh, wow! Pero yun po talaga sa unang panalo, bayaran ko utang ni Papa, bili ako ng lupa para secured na kami, may lupa na kami. Wow-wowee! Mm. Pero nagtuloy-tuloy na mula doon. Hindi lang natapos sa 1,000,000. Yung career mo, talagang medyo... Yun na yung di ba? Dire-diretso. Dire-diretso, springboard na siya. Ano lang mga sumunod, kontrata? Di ba? Ngayon, laki po talaga ng tulong ng fans when it comes to our earning, di lang po sa akin. When they stream our music on Spotify, YouTube, lalo na po ako, songwriter ako Kapag kinocover nila yung mga kanta, kapag sinasayaw nila sa TikTok, ganyan. Malaki po yung kita dyan. Tapos ngayon po, pag na-invite kami, lalo na po out of the country shows, Miss Karina, hindi ako makapaniwala talaga yung mga ganyang demand. Parang, maraming Pinoy sa abroad na gusto ko makita. Napakalaki pong kita. So, nakapagpundar po ako ng bahay ng magulang ko. Kami ng asawa ko, nakapag kami ng mga lupa, paupahan. Yung bukid po ng tatay ko, 6 hectares po yun. Para po sa kanya. So, mga ganun po. So, okay. Ano po sa buhay? Pang sustainable and passive income. Oo. So ano sabi ng nanay mo noon? Nagtagumpay ka, dear, sa pagiging singer. Siya yung unang umiyak nung narinig niya yung kanta ko sa radyo. Naglalaba doon. Kanoito to ng ate. It's very rare, Miss Sarah Jeronimo. Kaya kung may isa pong bagay na pinagpapasalamat ko, is yung longevity talaga na parang, Lord, 17 years. I can't believe it na nandito ako for 17 years. Pero talagang ang dami mo ng kinanta, no? Mm-hmm. Pero yung hawak kamay, talagang dumikit talaga yun sa utak. Kahit ako nga hindi nga ako masyadong nakikinig sa music. Kasi subsub ako sa trabaho, sister. Pero yung hawak kamay, naging parang national anthem. Thank you po. Right? Thank you po. Paano nangyari? Teka muna, ikaw ang nagsulat. Yes po. Paano mo naisip yung hawak kamay? Nung 14 years old po ako nung naisulat ko yan there's something about me na kapag ako po'y malungkot, ang lumalabas na song sa akin, lalo na mas bata ako, encouraging na song, inspirational na song, hindi ko alam kung bakit. Nagdaan po ako yun sa parang feeling ko inabandon ako nung pinsan namin na inampo namin, na parang feeling ko magkapatid na magkapatid kami, pero naghanap pa rin siya ng family, parang hindi kami na yung family mo Kasi yung parents niya, namatay yung dad niya, at mom niya, inabandon siya. Sinampon namin siya. So I'm thinking, dapat kami na yung family mo. And then, yun nga po, umalis. Pero for some reason, yung lumabas na song sa heart ko is, how come I di kita iiwan sa paglakbay dito sa mundong walang katiyakan. So para sa akin, siguro po yun yung gusto sabihin ng heart ko, that no matter what happens, we're still family. I'm just so happy kasi kapag nilabas mo na yung kanta mo sa mundo, sa out there, pag-aari na yun ng mga tao. Kung anong gusto nilang interpretasyon sa song, naging kanta na po siya sa mga nanay, naging kanta na po siya ng nanay sa anak, naging kanta po ng mga estudyante sa kanilang mga guro, naging kanta ng mga best friends at ng mga magjojowa. Kaya po sobrang, grateful din po ako sa kanta talaga na yan. At hindi ka lang naging singer. Naging actress ka pa. Artista talaga. From time to time po. From time to time talaga Pero nagka-award ka ha sa pagiging actress. Ano yun? Naging best supporting actress po ako for Manila Film Fest. Naglabas po kami ng pelikula, yung Right About Love. Paminsan lang po talaga ako ma-acting kapag kailangan ko po ng break from music.
lagi po ko chine-challenge ng papa ko, o pag-a-acting ka, kailangan hindi ka pa tweetam sa gawa ka nung medyo, macha-challenge ka rin naman, anak. So sa akin, parang feeling ko ginagawa ko yung acting para i-impress yung tatay ko. Parang, am I enough, papa? May ganyan ako. Magaling ba ako? Alam mo yung little girl inside of you. Parang napanood mo ba? Okay ba ako? And tuwing nagko-compliment sa akin yung papa ko, doon ko talaga napifeel na parang bilib sa akin yung tatay ko. So, minsan po talaga ginagawa ko siya. Eh siya yung unang-unang mong fan eh. Oo po. Stage father nga, no? So talagang sa loob mo siya yung gusto mong pasayahin, unang-una. Siya po talaga. Wow! Mm. Pero maagang nawala ang nanay mo, ano? Hindi po, ano, 2 years ago. At 2 years ago? During the pandemic po. Well, maaga pa rin yun. Ilan taon siya nun? 67. 67 is very young. 67. Hindi ba? Komplikasyon po nung diabetes niya. Ah, okay. So paano naman tinamaan ang pamilya ninyo nun? Ano, sobra po yun. We didn't get to see her. Kasi po, during the pandemic, pag kinuha sa bahay na yun. And that time when my mom passed away, ako naman yung may COVID. So, hindi ako makaalis ng bahay. Naka-oxygen po ako. Tapos, yung papa ko tumawag sa akin. And pagka, minsan naririnig ko pa nga yung boses ng papa ko kasi hindi siya emotional eh. So, my papa called me parang 4 a.m. Nak, lalo si mama mo. So, sobrang, yun po yung pinakamalungkot na ano ng life namin. Mom passed. Kasi po siya yung, kahit po ang mama ko kinakainisan ng iba kasi very strong. Pero siya po ang komedya, siya ang ilaw, ang rainbow sa aming buhay. Kung wala po mama namin, walang kulay pula, walang pink, walang yellow. Kapapa ko lang ay black and white. Boring ang life pag yun. Mama po namin talaga nagbigay ng color ng life namin. So lahat kami, until now, Ma'am Corina, until now, nag-grieve pa rin kami, 2 years. Parang recently, we just celebrated yung life niya. Nag-gunita kami sa bahay. Pumunta yung mga kapatid ko sa house and we were just talking about our mom. Hirap pa rin. Sabi nga ng tatay ko, more than anything, mas nag-aalala ako sa inyo kasi ibang mawala ng nanay. Pero nakita niya. Naabutan niya yung rurok ng tagumpay mo. Yes po. Yun naman ang maganda, hindi ba? 17 years in the music industry, yes, at talagang ikaw ang nagtupad ng pangarap ng buong pamilya mo. Hindi naman po lahat. yung mga kapatid ko po, pinapabayaan ko po kasi na mag sa sarili nila. Pero yung parents ko po, parents yes, ko po. Yes, oo. Pero syempre, lahat sila proud sa'yo, no? Sobra po. Hindi ba? Proud sobra sa'yo. Sobra makapag-post po yung mga kapatid ko tungkol sa akin. Parang ako na nga po yung may-ari ng page ng Facebook nila. Oh, pero okay. So yan ang career ni Yeng. Pero iba ang kwento naman ng kanyang personal na buhay. Mm. Ayun. But congratulations for 17 years, ha? Ang awiting ito'y para sa'yo. At kung maubos ang tinig, di magsisisi. Dahil iyong narinig mula sa labi ko. This portion is brought to you by Skin Oasis, your haven for skincare. Products also available in Shopee and Lazada. Whoever you are, whatever you do, we bring out the best in you. Wagi na po, pamilya! Sama-sama tayo magsaya at tumawa sa paborito ninyong game show tuwing Linggo ng gabi. Please, let's welcome our little gamers na Acrobats! Wow! Gawin mo nga yung isa yung nakataas. Tapos umarap ka kay Yuki, sabi ko, Yuki, I love you. Ay, Yuki. Hi! Yan! Kaya naman ipapasa yung tanong na yan. Kanya po, kay Toto. Baka si Toto ang napili mo. Kung nga, di ko alam siya pa kaya. Toto! Ropelia po. Ito dalawa to, kaya naman ito magkaaway eh. And this is the game! Agad-agad! Level up! Level up!
A tiny spark that led to illuminating a whole industry, starting from selling lamps to providing world-class cinematic lightings. Listen to the illuminating business story of MQ Group, also known as MQ Lightings Enterprises, through its manager for sales and marketing, Christian Ong. He will graciously fill us in on how one tiny spark led them to become a leading industry player in the entertainment and visual industry as they open for business. To evoke emotions or add drama or excitement on a certain scene can be done using lighting, no? Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Ang talambuhay ng isang Yeng Constantino ay parang talambuhay ng marami, ano, nang galing sa hirap, struggle, pero hindi tulad ng nakararami na abot talaga niya ang kanyang rurok ng tagumpay. Pero sa likod ng kanyang karera ay ang kanyang personal na buhay. O, pag-usapan naman natin yung personal. Sige po. Hindi ko lang alam na kinasal ka na pala. 8 years na pala. Mag-8 years na pala. Saan naman kayo nagkakilala? Nag-ano kami, nag-volunteer po kami. Siya po yung gitarista, ako naman ay backup vocals. Totoo? Pero ano ka na nun? Yeng Constantino yes po, ka na nun? Yes po. Ano okay. Na ako? 7 years na po ako sa industry nun. Mm-hmm. Tapos pagka-Sunday, after ASAP, nag-volunteer kami ng asawa ko. Eh, hindi ko pa siya asawa nun. Friend ko pa lang siya. Kakilala kami. Tapos, one time, niyaya niya lang po ako na ano, magkape. Yun daw yung first date nyo eh. Saan nyo nakuha yan? Tingnan mo nga rin sa nato na lahat. Story. Opo. Bakit? Paano? Masungit po kasi ako nun, pakipot. Kahit crush ko na po siya, parang gusto ko na, parang huwag niya na maisipin na easy to get ako. Ganyan. So nung after pala, nakwento niya lang to sa akin, after nung sagutin ko na siya, sabi niya, alam mo ba nung first date natin, umiyak ako nun sa kaibigan ko. Sabi daw niya, parang job interview yung pinuntahan ko, parang hindi date. Kasi yung mga questions ko, straight to the point. Bakit mo ko hinahangout? Para saan tong ano na to? Ganun, pero sa puso ko, tumitibok-tibok. Parang, huy, sana hindi niya mahalata na crush ko siya. Ganun. Oh, talaga. Kakahiyakan. Nakaka-cringe din ako noong time na yun. Tapos kinabukasan, sinagot mo na. Hindi po. Hindi naman. Oh. Ano po? Ah, parang 4 months po yata siya ng ligaw. 4 months. 4 months lang, hanggang sandali lang din po pala, no? Okay. Matagal na yung 4 months, ano ka ba? Talaga. Oo, matagal na yun. Tapos after 6 months po, yan, dyan, propose na siya. Ah, ayun. Mm-hmm. Pero hindi ako makapaniwala, siya ang first boyfriend mo at ikaw naman ang first girlfriend niya. Mm. Ano po, pero hindi rin naman po ako magmamalinis, syempre, nag-MU-MU din po ako. Ay, nabalitaan ko yung MU na yan? Ano ba? Ano ba yung mga Ryan Bang na yan? Nagkatuluyan ba kayo noon? Hindi na nga po kami umabot sa ganun. Kasi hindi na umabot? Hindi na po naabot. Pero ano po, natuwa ako sa kanya. Oo. Hindi lang po talaga natuloy. Hindi ko alam na yung pumapasok sa utak ko na marami what if. Oh. What if nagkura na... Nagkura ka ng what ifs. Kasi for the... yung 12 years na akala ko wala ako pag-asa, akala ko... ayaw mo sa akin. Kaya ako naduwak sa sarili ko. Kaya hindi tinutuloy yung, syempre, yung naramdaman ko sa'yo. Na ano siya sa sarili niya, nagkaroon siya ng self-doubt. Parang ganun po yung sinabi niya sa akin. Ah, okay. Mm-hmm. Si Enchong D. Oh, wag i-deny. Hindi po i-deny. Sabihin ko lang po na hindi naman po umabot din kami sa kami dahil hindi niya po ako nililigawan. Ako po talaga ang patay na patay noon dyan kay Encho. Ah. Kapag makikita ko po yun sa hallway, halimbawa, di po ba walang likuan, kahit sa ang dressing room na lang ako makapasok. Dahil hindi ko siya kayang makalampasan ng lakad sa sobrang crush ko sa kanya. Totoo? So hindi nakaramdam? Feeling ko alam niya. Kasi minsan bigla akong iningitian dati. Uy, kamusta? So parang kilig naman ako sa konting attention na gano'n. Okay, mahilig ka sa chinito, ha? Mm. Kaya nagkaroon ng chinito, ano? Yung chinito po na song ko, nung narinig ko po yan sa... ka-churchmate ko rin po. Mm. Sabi ko,
gamitin ko na yun sa album ko kasi totoo naman talaga, mahilig ako sa Chinito. So, ginamit ko po sa album ko yung song. Ay, yun. Yung pala ang kapanganakan ng Chinito. Kasi po, kasagsagan po ng mga singkit kong crush. Lahat ng kanta mo merong pinaguhugutan? Marami po, marami. Ganun. Ah, ganun pala. Pero, as you mature, minsan gumagawa ka na lang din ng istorya para makasulat ka ng iba-ibang topic. Pero nung mas bata ako, example ko po, Ma'am Corina, yung song ko na Pag-ibig, yun, sinulat ko po yan kasi nung 2016, parang ipapasa po yata ang ano, ang divorce bill. Tapos sobrang hopeless romantic ako. Sabi ko, sana hindi mapasa. Kasi ayoko maghihiwalay yung mga nagmamahalan. Aba, so mga ganun, mga pinaguhugutan na songs. Ah, so mula sa paniniwala mo rin, yes. Passions mo, yes, diba? Yes. Okay, so paano mo nalaman na si Yan na nung nagsulat ka na ng kanta para sa kanya, ganun? Ano po, nung... Alam niyo po yung sinasabi nila kapag nagmahal ka, hindi ka na makapag-isip ng straight. Kasi po lahat po na nanligaw sa akin, kaya ko pang maging logical. Pero when it comes to yan, parang kaya ko nang itapon yung life ko. Yung parang, I don't care what happens. I'm gonna be with this guy. Sa kanya ko lang po talaga na feel yun. Oh, ayun na. Yan na yan. Ang pag-ibig. Oo. Oh, oh. O teka muna, yung ikaw, paano mo sinulat? Yeah. Ano, mag-asawa na kayo or hindi boyfriend pa? Hindi pa po. Nung nararamdaman ko na in love ako sa kanya, nasulat ko po yun. Nung time na yun, hirap na hirap po talaga ako magsulat. Sabi ko, paano kaya ilalabas sa kanta tong ano, tong nararamdaman ko? Tapos, there's something about sa ano, white noise ng aeroplano. Nakaka-focus po ako. So, nag-start yun sa stanza. Sa pagbatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko, hindi ko mahinto, pintig ng puso. Iyak po ko ng iyak. Oh. Hindi ko makontrol yung luha ko. Sabi ko, ay shucks, ito na yata. Nang tagal kong hinihintay na lumabas na kanta. Tapos yung chorus po lumabas, ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumbay ng kaitagal. Ngunit ngayon, nandito na ikaw, ikaw. Grabe po yung iyak ko, yung parang, shucks, in love na nga ako. This is it. Oh. Ganun po pala magmahal. Oo nga. So ano, ikaw humingi sa kanya na kasal na tayo, o hinintay mo talaga siya, paano mo siya pinarinigan para mag-propose na? Hindi po ako nagparinig sa kanya. That time, the whole week, carry niya na po pala yung sing-sing sa pocket niya. Nag-iintay na lang siya ng right moment to propose to me. Oh, so that week na nagpe-pray ako, nandun na pala talaga yung ring sa pocket niya. Every day na magkasama kami, susunduin niya ako from work. Nag-propose po yan, ano eh. Walang ibang tao, kaming dalawa lang. Kasi introverted niya po. Tapos iyak siya na ano siya, nanginginig siya, nagsispeech siya, pero hindi niya magkakautal-utal siya magsalita. Sabi ko, ay, mahal na rin ako nito kasi niyak na rin eh. Wow. So yun po, dun po, nagtuloy-tuloy na. Ano ang mga nabago sa buhay mo nung ikinasal ka na? Meron na po akong ano, katuwang sa buhay talaga na 24/7 nandyan para sa akin. Kasi po dati nung nakapasok ako sa industry, sabi ko po sa inyo kanina, yung parents ko po, they had to ano eh, parang step back kasi may manager na po ako ganyan. But it was really hard kasi you have to make decisions, big decisions that can make or break you. And sometimes when I fail, lahat yun, ako mag-isa lang. Pero ngayon na nandiyan na si Yan, kahit minsan sumasablay ako, basta pag-uwi ko ng bahay, I have somebody with me na magsasabi sa akin, it's okay. Babawi tayo next time. You can do it. Meron akong person na mag-cheer sa akin, na mag-encourage sa akin. Kasi I may appear, Ma'am Corina, na parang, siguro confident to. Hindi, actually, I'm a very insecure person. Hanggang ngayon po, kahit 17 years na po ako sa industry, pero yung asawa ko po yung nakakatulong sa akin to give me confidence at times na sobrang down talaga yung confidence ko. Talaga? Well, kanina, during the break, pinag-uusapan namin yung mental health, no? Mm. At nakakagulat na, siguro kalahati sa mga nakakausap ko sa interview, pinag-uusapan namin ang mental health. Yeah. So, nagka-issues ka rin dyan? Yes po. Paano lang? Kasi artist ka, no?
Ganun ba? Tayo po sa industry. Oo. Lalo mas marami ka po ma-encounter dito dahil wala naman po sa industry natin nakakapasok na normal. Lahat po tayo may certain sapak po, no? Sa akin po ganun. So, I just felt po at that time that I needed help na. From, sabi ko sa asawa ko, alam ko love mo ako pero parang kailangan ko na ng therapist. So po, nag-ask po ako ng help. Nagpa-therapy po talaga ako. Mm-hmm. Kasi may mga depressions ka, yes, akit-baba ng mood. Ano po talaga, depression, severe depression, na kahit anong ma-achieve ko sa career ko, bakit ganun, parang ang lungkot-lungkot ko pa rin. Mm-hmm. Yung di mo na maintindi siya logical. At alam mo yun, kasi nga, logical, nag-iisip kang tao eh. Dapat pag ganito, happy ako eh. Ang daming tao na pangarap to, dapat happy ako. Pero yung emotion mo hindi sumusunod. So po yun po, 4 years na po ako nagte-therapy ngayon. Okay. Di po ako tumitigil kahit na mas better na po ako ngayon. I'm in a better space, emotionally and so, mentally. So nire-recommenda mo na kunwari ang isang tao, yes, celebrity ka man o hindi, pag nakakaramdam ng ganyan, pwedeng kumonsulta ng espesyalista, di ba? Yes po. Ako, re-recommend ako po talaga. Siyempre po, hindi po lahat afford, no? Kasi mahirap po. Pero yung mga sinasabi nila ng mga self-help books, read those kinds of books. Kasi kung anong fini-fill mo yung mind mo with, yun din yung ilalabas na hormones ang katawan mo. If you see always negative, ganito negative. Even yung mga ka-hangout mo negative, ganun ka na lang din. So, if needed be, you have to cut off people to make boundaries for your mental health. So, it helped me. It might help you too. It might, no? So, bakit ayaw mo magkaanak daw? Kasi ko, retired na po ang papa ko. So, para ngayon, ang focus ko po namin mag-asawa is to take care of papa since wala na po siyang katuwang sa buhay. Gusto ko po talaga na everything's okay sa side ng papa ko, maalagaan ko. Tapos po, sa side po namin niyan, ang gusto namin yung passive income namin enough na even mawala ako sa industry for a time, whatever okay we have, kaya niya i-sustain na yung lifestyle that we have right now. Siyempre, mahirap din po, di ba, pag hindi pinlano. Tsaka po, pero nasabi ko na po ito dati sa ibang, siguro po sa, nakita niyo na po sa online ng mga iba dyan, na parang sinasabi ng mga ibang tao, you can never be ready pag sa pagiging magulang. Pero as much as possible that you, kung hanggang sa kakayanan mo na maging handa, pilitin mo kasi yung bata yung magsasuffer in the end. And I don't want that to happen. So, maraming sabi na ganun. But do you think you ever will have children? Ngayon po talagang hindi ko pa po talaga siya nararamdaman. Pero honestly po, halimbawa, dumating po yung time. Tapos, ang aking sinapupunan ay hindi na talagang maglalabas ng supling. We're willing to adopt. Ah, okay. Kasi po sa family namin, it's very normal. Nag-a-adopt po talaga kami sa family namin. Even sa side ng family niya, nag-a-adopt din sila. Oh, I see. So parang hindi po siya malaking problema sa family. Why? That's a big decision. Yes. Okay lang talaga paghandaan. Hindi ba? Well, pero tipong sa buhay ni Yeng, parang lahat hindi pinaghandaan, dumating na lang. Pagkatapos trabahuin, di ba? So alamin natin, bumalik nga tayo doon sa pinanggalingan natin kanina. Namimiss ko na yung Marikina River. Parang init dito. Balik nga tayo doon. Ikaw ang pag-ibig na hidintay, puso ay talumbay ng kaitakal, ngunit ngayon nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin, ang may kapal, biyaya ka sa buhay ko, ligaya na pag-ibig. This portion is brought to you by... Ani na po, pamilya! Sama-sama tayo magsaya at tumawa sa paborito ninyong game show tuwing Linggo ng gabi. Please, let's welcome our Tara Gamers na Acrobats! Wow! Gawin mo nga yung isa yung nakataas. Tapos humarap ka kay Yuki, sabi mo, Yuki, I love you. Hi, Yuki! Yeah!
Kaya na mo ipapasa yung tanong na yan. Kanya ko, kay Toto. Baka si Toto ang napili mo. Kung nga, di ko alam siya pa kaya. Toto! Ropelia po. Itong dalawa to, kaya naman ito magkaaway eh. And this is the game! Agad-agad! Level up! Level up! Expose! Viral at exclusive! Mga reklamo at problema na napapanood at na-post sa social media. Ngayon, a-actionan na rin ng Responde. Kaya kung meron po kayong nais na isumbong, mag-text sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayong magpadala ng mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Walang problema na hindi mabibigyan po ng solusyon basta may agad na Responde. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lamang sa Net25. Kwentuhang makaka-relate kay you. Menopause. Yes. Meron ka bang nararamdaman ng mga signs ng menopause? Menopause really happens. In my case, I had a condition called endometriosis. Oh. Miss Corina, ganda po ng hair niyo. Ano pong shampoo niyo? Mapa-senior man kay you. My apos are here. They're here with me and they give me such joy. And so, kung hindi ako magtatrabaho, how could I spoil? A tiny spark that led to illuminating a whole industry, starting from selling lamps to providing world-class cinematic lightings. Listen to the illuminating business story of MQ Group, also known as MQ Lightings Enterprises, through its manager for sales and marketing, Christian Ong. He will graciously fill us in on how one tiny spark led them to become a leading industry player in the entertainment and visual industry as they open for business. To evoke emotions or add drama or excitement on a certain scene can be done using lighting, no? Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sasakay ako sa aking pangarap, basta't ang kasama ko'y ikaw. May liwanag, sasakay ako sa aking pangarap hanggat ang laman ng puso ko ikaw may liwanag. At mula sa awit ng pangarap, tagumpay at pag-ibig, doon naman tayo ngayon sa awit ng buhay ni Yeng. Sa kasalukuyan. So, all good? All good. Tingin all mo? Good. I think po, after ng pandemic and all of the things na pinagdaanan ko, madam, I'm in a better mental space and emotional state po. Oh, that's good. Yeah. Kasi mahirap yan, ha? Lalo pag babae. Tapos habang naglalaon, yung hormones mo nagwawala. Ay, nako, totoo po yan. Hindi kaya po, ba? Ano yun po, ngayon po nagpapa-hormone therapy po ako sa core. Oh, that's so, important. Ako for that's... my adrenaline kasi apparently meron pala po akong kulang yung dopamine. Kailangan pala ng tao 'yan. So that's something na ginagawa ko for myself now. Ito ay isang napakahalagang usapin lalo na sa lahat ng tao, lalaki o babae, ano, na nagpapa-blood test. Yes. At chine-check talaga yung hormone levels yes, mo. Po. Kasi hindi nyo alam yung hinuhugot ninyong sobra, eh pwede naman palang gamutin. Totoo po. Right? So, it's very important. Ngayon po, mas better na 1 month ko na po siyang ginagawa. Nakikita ko na yung result in terms of my drive, passion ulit. Iba po pala pag tumatanda na rin, ano, nagkakaedad. Darling, ang bata mo pa. Hindi po. Huwag ka magreklamo. Hindi po, madam. Nasa kung ano po. Kung matanda ka, eh di dapat na ako ilibing. Hindi po. Pero ano, mas better po ako ngayon. Okay. I think she's much better because she'll make more money. Kasi siya na ngayon ang may-ari ng kanyang sariling musika. Paano nangyari yun? I talked to Star Music and ABS po and inalaw po nila ako na maging pag-aari ko ng aking music catalog. At ngayon po, gumagawa po ako ng bagong versions ng mga songs ko na maririnig nyo na po sa Spotify. Naglabas po ako
miss ko din na lang limang una. Tawag po sa project ko is Reimagine. Ito po yung mga minahala nilang kanta from me, pero binihisan ko lang po ng bagong timpla so that when the new market hears it, mas may bagong version, kumbaga bagong vibe. Pero true pa rin siya dun sa melody, sa beat ng song. Naku, alam mo, mga musiko lang ang nakakaintindi ng ganong lingwahe na same beat, same vibe, pero iba ang areglo, mga ganyan ba. But I'm very happy you now own your own music. Yes po. Your own catalog. So ang ibig sabihin nun, ano? Ano na po, when... I mean, business-wise. Business-wise, kapag ka mag-i-inquire po, kunyari, isang product for my song, they can contact us directly, me and my management, and 100% ko na po makukuha yung royalty and everything through the song. Wow, kudos to Star Music. Yes po, yes po. O hindi ba? Sobrang grateful po ako kasi syempre business po yan eh. Pero naintindihan po nila na ako po tumitingin sa future, mga 10 years, 5 years from now, down the road ng future ko po, yun nga. Na talagang magkaroon po ako ng passive income. When I talk to them, yun lang po talaga sinabi ko, it's not about anything. It's just me just being wise because I'm 17 years na po sa industry, so I have to really think about my future. Oo nga, dapat lang. At kasama sa future na yun ang ano pa? Ay, marami po. Ngayon po, nag-i-invest po kami ng asawa ko sa mga lupa. Ganyan. So, negosyo, negosyo. Swerte po ako sa asawa ko kasi siya po, artist po, alam niyo po yung artist brain? Yes. Hindi po kami pala kwenta eh. We can produce money but we cannot grow money. Okay. So I'm really lucky to have a husband na marunong mag-grow ng money. Oh, great. So ako po, medyo chill lang ako. Gawa ko ng art, gawa ko ng ganito. And he teaches me how to invest. So nandun po kami ngayon, investing and traveling as well. Siyempre hindi lang po puro work or pag-grow ng money. Gusto rin po namin na ma-enjoy yung relationship namin now. So we're traveling. Iba-ibang bansa po, ganyan. Totoo. Pagkatapos ng buong journey mo, ano sa palagay mo ang headline ng buhay mo ngayon? Yeng Constantino, grateful sa 17 years niya sa industry. Ganyan. Oh, wow! Oo naman. Kasi napagdaanan mo ang napakaraming karanasan, tugatog ng tagumpay, at ngayon ay happy. No, I think that's the most important thing. Happy ka, right? Sobra po. Sobra happy okay. po. Kaya naman, laking pasasalamat natin na ikinuwento talaga ni Yeng Constantino ang kanyang buhay dito lang sa Corina Interviews. Thank you, Yeng! Thank you so much, madam. Pero bago po tayo umalis, ito po ay birthday episode nyo kaya hindi po mawawala. Birthday episode ko? Yes, po! At madam, happy birthday to you! Kanta tayo! Kaching, happy birthday to me! Wow! May confetti pa! Yay! Wow! At ang aking tanging birthday wish ay maraming pang makatotohan ng usapan sa Corina Interviews. Thanks, guys! Mwah! Thank you, Yeng! Happy birthday, ma'am! Thank you! Thank you! Bye!